i-bend natin ng 180 degrees yung dalawang side na 1/2 inch. Then, yun, makakaform na tayo ng C-clip. Ituturo ko ngayon yung about sa drive clip system. Kung paano ginagawa yung drive clip at ano ba yung drive clip at o ano man yung mga component nito. But before anything else, alamin muna natin kung ano yung tinatawag na drive clip. So para dun sa mga hindi pa nakakaalam, ang drive clip po ay ito yung ginagamit for anchoring two ducts together, or mostly ginagamitan siya ng S-clip and C-clip reinforcement. So I hope na nagets nyo guys kung ano yung drive clip. So I show you a picture of a drive clip. So like this, ito yung tinatawag nila drive clip, and ito naman yung S-clip and C-clip na ginagamit sa drive clip. Okay, so ngayon guys, i-demonstrate ko o ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa yung drive clip. So first step natin ay maglagay ka ng overlap mula doon sa duct size mo. Yung pinakabunganga niya, mag-a-add ka ng 1/2 inch or equivalent to 12.5 mm. So kung ang gamit mo is mm, you can use 12.5 mm. Kung ang gamit mo is inch or 1/2 inch sa bunganga ng duct. Okay, then second step naman, yung two sides i-bend natin, okay, except dun sa bottom and top. Yung two sides, okay, left and right, i-bend natin. So i-bend ng 180 degrees. Ito kasi mga kalata yung pagsasaksakan natin ng C-clip, at doon naman sa top and bottom, yun naman yung pagsasaksakan natin ng S-clip. So I hope na clear tayo doon. So sana na gets nyo kung paano yung process ng drive clip. So dahil alam na natin ngayon yung sa drive clip, ituturo ko naman ngayon yung S-clip and C-clip. Paano naman ito ginagawa? But before we go on, alamin muna natin kung ano yung definition ng C-clip. So para may idea rin tayo kung ano ba talaga yung C-clip. Ang C-clip mga kalat is a projecting piece of metal or hard rubber attached to the underside of a shoe or to provide traction. Ito yung ginagamit natin sa pag-joint dun sa dalawang duct o yung pagkukonek nung dalawang duct. Paano naman ito nililayout? Ituturo ko naman sa inyo kung paano ito nililayout. Unang-una natin, step 1, kumuha ka ng full width. Okay? Yung full width, ha? Yung buong lapad ng C-clip natin is 2 1/4 inch. So yun yung total na may equivalent naman, or kung centimeter ang millimeter ang gamit mo, 57.15 mm. Yun yung lapad. Okay? Step 2, kuhanin mo yung center. Then sukat ka ng 1 1/8 inch center. Then 1/2 inch both sides. Okay? Kapag may measurement na tayo, pwede na natin itong i-bend. So step 3, i-bend natin ng 180 degrees yung dalawang side na 1/2 inch. Then yun, makakaform na tayo ng C-clip. Okay mga kalata? Clear ba tayo dyan? Okay, next natin is yung S-clip. And ano ba yung S-clip mga kalata? So yung S-clip are used to connect sections of rectangular duct on the long side. So yun yung S-clip mga kalata. Ito yung mostly nakikita natin sa top and bottom reinforcement. Okay, para mas maintindihan nyo, i-demonstrate ko sa inyo kung paano nililayout to. Step 1, kumuha kayo ng full width na 3 3/4 inch or 95.25 mm. Then step 2, kuhanin nyo yung center, then sukat kayo ng 1 1/8 inch or 28.57 mm dun sa center. Okay, then sukat ulit kayo ng another 1 1/8 inch or 28.57 mm papunta sa gilid, both sides. Okay, magkabilaan. Tapos yung natitira na 3 1/16 inch or 4.76 25 mm
both sides, eto naman yung i-bend natin papasok for safety purposes. Okay? Kasi alam nyo mga kalata, medyo matalas yung gilid noon kung hindi natin i-bend. Kaya i-bend natin siya papasok yung gilid niya. Okay? Then, step 3, unahin muna natin i-bend. Magbe-bending na tayo. So, kapag magbe-bending na tayo, unahin muna natin i-bend yung both sides na 3/16 inch. So, 180 degrees natin siyang i-bend in opposite directions. Halimbawa, yung kabilang side in ang bending mo, yung kabilang side naman is out. Okay? Magkasaliwa siya or magkabaliktad. Then, next natin is yung i-bend naman natin yung 1 1/8 inch, magkabaliktaran din. Kung yung isa is papasok, yung isa is palabas naman. Okay? So, yun mga kalata. So, meron na tayo ngayong C-clit and S-clit. So, ngayon, paano naman natin ito i-apply? So, paano tayo magkukonect ng dalawang duct? So, let's say, sabihin na natin ang sukat ng duct natin is 100 mm by 100 mm. So, ibig sabihin, square lang siya, 100 by 100 mm. So, ang top and bottom is 100, ang side is 100 mm. Sa paggawa ng C-clit, magdadagdag tayo doon sa total size natin. Kung 100, yung C-clit natin is plus 1 inch both side. Okay, guys? So, 1 inch plus 1 inch, total niya ay 2 inch or 50 millimeter. So, yun. So, kaya yung magiging total length ng ano natin, C-clit, sa halip na 100 lang, magiging 150 mm na yung haba ng ating C-clit. Okay ba, guys? So, ganun yung paggawa na C-clit pag yung magdudugtong na tayo. Then, doon naman sa S-clit, sa halip na dadag kung sa C-clit kaya nagdagdag, sa S-clit naman is kabaliktaran. Magbabawas naman tayo. So, bubuwasan natin siya ng 1/4, 1/4 both sides. So, kapag nabuwasan mo ng 1/4 sa kabila, 1/4 sa kabila, so, 1/2 inch yung total niya or equivalent to 12.5 7 mm. Ang full length na natin, so instead na 100 yung mm yung sukat ng size natin, magbabawas tayo. So, kaya yung 100 mm natin na dapat na S-clip na haba, ngayon magiging 87.3 mm na lang ito. Kasi siya ay ipapasok natin inside. Okay guys, kaya mas medyo mas maliit siya ng konti. Ngayon naman, sa pagpasok naman ito, pag i-insert nito doon sa duct natin mga kalata, ito ay baliktaran din siya. Kung yung isa is out, yung isa ay in. Pero usually, papasok lagi kapag nasa bottom. Okay? At dun sa top ay out naman siya. Yung pinaka-opening yung S-clit natin. Okay? So, ganun lang mga kalata. Then, ilalak nyo na. Naipasok nyo na yung C-clit. Lalak nyo yung dalawang side. Ganun lang mga kalata kung paano gumawa ng drive clit at kung paano ito ginagamit. Okay? So, I hope na may natutunan kayo, lalong-lalo na sa mga beginner at ganun din dun sa mga interested pang matuto. So, thank you at sana ay makatulong ito sa inyo para naman sa mga nais mag-comment or mayroon kayong any suggestion, just comment down below lang, lalong-lalo na kung merong kayong additional knowledge na mas makakatulong din sa mga beginners natin. Salamat mga kalata.